Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Laking pasasalamat ni Pamela dahil huling araw na niya sa mansyon, bukas babalik na siya sa Maynila. Naihanda na niya ang kanyang mga gamit, hinihintay na lang niyang makuha ang kanyang sweldo. Sa katunayan, hindi na siya pinapapasok ng kanyang ina. Pero sayang naman ang isang araw na madadagdag sa sasahudin niya. Ilang araw na siyang nagtatago kay Datu. May iba itong pinagkakaabalahan, isang magandang babae na ang pangalan ay Riza. Malakas ang bulong-bulungan ng mga chismosa sa mansyon na hindi raw umuuwi ang dalawa. Sa kubo, sa kagubatan daw naglalagi ang mga ito. Hindi na siya inosente para hindi malaman kung ano ang gagawin doon ng lalaki at babae na wala namang ibang kasama. Marahil din ay parang mag-asawa na kung umasta ang mga ito. Hindi na niya ipagtataka iyon, bagaman ang isang bahagi ng kanyang isip ay nagtatanong kung bakit pumapayag ang mga magulang ng lalaki sa ganoong sistema. Marahil nga ay iba ang mayayaman kumpara sa kanilang mahihirap. Hindi niya alam bakit ganoon na lamang ang inis niya samantalang pilit naman niyang iniiwasan si Datu. Nagawa siyang halikan ng lalaki kahit na may girlfriend ito. Anong klaseng lalaki ito na nakakaya nitong gawin ng ganoon sa nobyo nito? Malabo nang may makakaalam na namagitan sa kanila ng lalaki dahil tinitiyak niyang gumunaw na ang mundo ay wala siyang pagsasabihan. Isang sulat ang dumating sa mansyon na para sa kanyang tatay. Kaya napilitan siyang pumunta sa Taniman. Dahil importante daw ang sulat na iyon na galing pa sa Romblon. Taga-Romblon ang kanyang ama. Napadpad lamang sa Nueva Ecija dahil nakilala nito ang kanyang ina. Bata pa lang ay madalas ang sinasabi ng tatay niya na may lupain ito sa Romblon na matagal na nitong hinihintay na matituluhan. Kapag nakuha nila ang lupain, ay balak ng kanyang ama na ibenta iyon. Malaking tulong financially kung maiibenta nila ang lupang sinasabi ng kanyang ama. Baka ang magandang balita ay nasa sulat na. Mukhang mainit ang ulo ng tatay niya. Bahagya lamang siyang tinanguan ito. Naghintay siya sapagkat iyon ang habilin nito sa kanya. Nakamasid lamang siya rito habang binabasa nito ang sulat at nahulaan kaagad niya na masamang balita ang hatid niyon. Pintik na yan! Kung mamalasing ka nga naman. Sigurong kung iba ang nagdala ng sulat na ito ay baka naging magandang balita ang nilalaman ng sulat. Kainamang sakit na marinig iyon sa bibig ng kanyang ama. Ang totoo, hindi pa rin siya nasasanay sa ginagawang pagtrato nito sa kanya. Laging sa kanya na lamang ibinubunto ng lahat ng init ng ulo ng kanyang ama. Ah, oo nga pala. Iniisip nitong hindi siya anak nito. Sasabihin ko po sa inay na hindi maganda ang laman ng sulat. Aniyang bahagyang tumango at hindi na lamang ininda ang sinabi nito. Nakakunot ang noong pinagmasdan siya nito. Pinapangunahan mo ako kung anong sasabihin ko sa inay mo? Masyado ka na bang matalino na alam mo na agad kung ano ang gusto mong sabihin ko sa kanya? Alam mo na ba ang lahat dahil napakahusay mo? Hindi siya umimik. Kahit gusto na niyang sumbatan ito at ilabas ang lahat ng sama ng kanyang loob. Siguro, kung naging matalino sa klase si Patricia, baka tumigil na siya sa pag-aaral matagal na hindi na siya kailangan pang ipakausap dito ng kanyang ina. At marahil dahil na rin sa mga bata ito sa kanya, ay sigurado ang kanyang ama na anak nito si Patricia. Sa halip na magalit ito sa husay ng anak nito, ay magiging mapagmalaki pa ito. Kilala niya ito. Kapag may nagawang maganda ang mga kapatid niya, kulang na lamang ay maglagay ito ng karatula sa likod nito at ipagmalaki iyon sa lahat. Ang kaso ay nagkataong siya ang mahusay sa eskwela, siya na miyembro ng pamilya na hindi matanggap nito. Idiniin nito ang hintuturo nito sa sentido niya, sapat upang sumakit iyon. Napakatalino mo kasi. Akala mo, napakahusay mo. Ikaw ang may utak. Ikaw ang mayabang. Parating iniisip mo na ikaw ang mag-aahon sa amin mula sa hirap. Ang hindi mo alam, kung hindi ka dumating sa buhay namin mag-asawa, mayaman na sana kami. Kaagad siyang napatitig sa mukha ng ama. Parang natuwa pa ito sa nakita niyang reaksyon.
Wala kang alam dahil ayaw sabihin ng inay mo. Ikaw ang malas sa buhay namin. Hindi ka nakaplano pero dumating ka. May magandang buhay na sana kami ng inay mo sa Amerika. Paalisin na ako na may pag-asa na makakuha ko ang inay mo. Pero dahil nabuntis siya, ayaw niyang umalis. Kaya napilitan ako na hindi na rin umalis. Bakit ako po ang inyong sisisihin? Hindi naman po ako ang nagdesisyon sa bagay na yan. Ha? Sumasagot-sagot ka pa? Hindi na lang siya umimik. Pero kita niya ang galit sa mukha ng kanyang ama. Inihalamos ito sa mukha niya ang sulat at bahagyang isinampal iyon sa kanya ng ilang ulit. Napaiyak siya sa sama ng loob. Mabuti na lamang at walang ibang tao doon. Baka nga mas magaling pa kung may ibang tao na nakakita sa kanila dahil may sasaway dito. Para namang hindi nahihiya ang kanyang ama sa ginagawang pananakit sa kanya. Hindi iisang beses na sinampal siya sa harap ng kanilang kapitbahay. Nakapag-aral ka lamang sa Maynila? Ay nakuha mo ng sumagot-sagot? Wala ka pa nga nararating eh, napakayabang mo na. Baka hindi mo nalalaman na naglalabad ang iyong ina, mayroon lamang maipadala sa'yo. Dahil di yan sa napakataas mong pangarap. Kaya kung inaakala mong natutuwa ako na nasa Maynila ka at nag-aaral, nagkakamali ka. Kulang na lang, magdildil kami ng asin para sa'yo. Bulyaw na nito. Kinuyumos nito ang sulat at iminato iyon sa mukha niya. Ang iyong mga kapatid ay galit lahat sa'yo. Dahil sila ang nawawala ng baon, maipadala lamang sa'yo. Naririnig na ako sa sinasabi ng inay mo na kailangan namin magsakripisyo para sa'yo. Dahil akala niya ay ikaw makakapag-ahon sa amin sa hirap. Pero hindi ko na yun inaasahan. Dahil alam kong wala ding mangyayari sa buhay mo. Sigurado ako, isang araw uuwi kang buntis at problema ang dala. Maaari din naman kapag nakapagtapos ka na, ay tatakasan mo na ang responsibilidad sa amin. Alam mo bang mula pagkabata ay tinika na sa lalamunan ko? Dahil halos sa'yo ibigay ng inay mo ang para sa amin. Dahil kailangan mo sa paaralan, kaya kami ang nagsasakripisyo. Na hindi niyo matanggap-tanggap dahil hindi ninyo ako anak. Hindi napigilang sabi ni Pamela sa sobrang sakit na mga pinagsasabi sa kanyang ama. Tama nga sigurong malaman nito na alam na niya ang lahat. Mukhang nasurpresa ito ngunit saglit lang. Mukhang nagmalaki na naman ito base sa ekspresyon ng mukha nito. Mabuti at nalaman mo na rin. Siguro, matagal mo nang alam pero nahihiya ka rin sabihin. Siguro? Mas gugustuhin ko pa kung sinabi na ninyo sa akin noon. Para hindi na ako nagtataka kung bakit kahit maganda na ang ginagawa ko ay masama pa rin ang dating sa inyo. Wala akong nagawang maganda para sa inyo. At wala kang magagawa na ikatutuwa ko. Iyan ang tandaan mo. Nakatanim na sa isip ko, huwag kayong mag-alala. Ah, nagmamalaki ka pa. Isang malakas na sampal ang ibinigay nito sa kanya. Wala kayong karapatang saktan ako dahil hindi pala ninyo ako anak. Lumuluhang iniwan niya ang nakagisnang ama. Ayaw niyang mawala ang katiting na paggalang niya sa lalaki na maging dahilan pa para naisin niyang hindi na umuwi sa kanila. Siguro ay aalis na lamang siya ng mas maaga para lumuwas. Kahit gabihin siya ay walang kaso sa kanya basta hindi na niya makita ang kanyang ama sa araw na iyon. Are you alright? Labis siyang nabigla nang marinig ang tinig ni Datu. Paglingon niya ay nakita niya ito. Mag-isa lamang. Naglalakad ito patungo sa kanya. Nagmamadali ako, aniya. Wala siyang ganang tanggapin ang mga sasabihin nito. Wala siyang panahon para makipag-asaran sa lalaki. Umiiyak ka? May problema ba? Hindi niya nalaman na umiiyak pala siya. Saka pa lamang niya pinunasan ng kamay ang luha sa kanyang muka. Mauuna na ako. Gusto mo bang pag-usapan natin? Isang iling ang isinagot niya sa binata. Mas mabuting mapag-isa na lang ako. Dire-diretso na naglakad si Pam, nagulat na lamang siya nang sinusundan siya nito sa sakay na kabayo. Give me your hand, sabi ni Datu. Ha? Hindi ka agad niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki. Akala mo'y presidente kung makautos na hindi pwedeng suwayin. Yumukod ito at inabot ang kamay niya. Napasinghap na lamang siya nang magawa siyang iangat mula sa lupa. Parang kay gaan-gaan niyang iupo siya nito sa kabayo. Hindi nito pinakinggan ng pagtanggi niya.
Wala siyang nagawa kundi kumapit sa bayawang ng lalaki nang pabilisin ni Datu ang takbo ng kabayo. Humantong sila sa kubo sa kakahuyan. Hindi siya mapakali dahil alam niyang nandoon ang girlfriend nitong si Riza. Wala siyang karapatan na makipagkwentuhan sa mga ito. Unang kita pa lamang niya sa nobya nito ay nahulaan na niya mula rin ito sa mayamang angkan. Isang modelo daw ang girlfriend ni Datu, ayon sa usapan ng mga katulong sa mansyon. Pero hindi na siya nagtataka, napakaganda ng nobya ni Datu. Siguro kaya siya dinala sa kubo ni Datu ay may ipapagawa ito sa kanya. Magpapaalam na lamang siya na half day siya ngayong araw na ito dahil maaga siyang luluwas ng Maynila. Wala siyang balak umuwi ng maaga sa bahay nila dahil ayaw niyang magkita sila ng kanyang ama. Kung bakit naman kasi kailangan pa siyang dalhin ni Datu sa kubo nito. Kailangan ko nang umuwi. Mag-half day sana ako eh. Aniya. Inabot nito ang kamay niya at inalalayan siya sa pagbaba mula sa kabayo. May kung anong kuryente siyang nadama nang marahang bumaba sa tagiliran niya ang mga kamay nito. Halos sa titiyak niyang nanunudyo ito. At parati na iepektibong sandata ang lalaking ito upang pansamantalang makalimutan niya ang mga bumabagabag sa kanya. Pili yung umiti ito. I bet this would take your mind off what you're thinking. Yun lamang at hinapit na siya nito at hinagkan ng mga labi niya. At totoong sinabi nito. Walang naging laman ng isip niya sa loob ng ilang sandali, kundi ang mga labi nitong nakalapat sa mga labi niya. Halos mapatunga nga siya sa gwapong mukha nito nang maghiwalay ang mga labi nila. Ibig niyang hanapin ang kasagutan sa mga matang iyon. Bakit ganoon ang dulot nitong pakiramdam sa kanya sa tuwi na? Tinutukso siya nito. Hindi niya alam kung anong gagawin at ikikilos niya. Niwala siyang ideya kung ano ang tamang sabihin niya rito. Tumaas ang hintuturo nito sa mga labi niya. Tumungo sa kanyang pisngi at pababa sa kanyang leeg. Let's get inside, baby. Sumunod na lamang siya sa sinasabi ni Datu. Nang makapasok sa kubo ay tumuloy sila sa itaas. Noon siya nakadama ng pag-aalala. Anong sasabihin nito sa nobya nito? Hindi kaya nasilip sila kanina? Babalik na ako sa mansyon. Why? May trabaho pa ako. Akala ko mag-half day ka. Gusto na niyang iuntog ang ulo niya. Nagkibit balikat siya. Nang makita niyang nakangiti ito ay bigla siyang natawa. Tumawa rin ito at inabot ang kanyang kamay. No worries. This is your happy place from now on. You're welcome here anytime. Wala na ba si Riza? Umalis na siya kaninang umaga. Kaya pala, nasa akin na naman ang mga mata mo. Tumuloy na siya sa itaas. Inabutan siya nito ng maiinom. Ipinagpasalamat niyang hindi na ito nagtanong sa kanya kung anong problema niya at kung bakit umiiyak siya kanina. Babalik na rin ako sa Maynila ngayon, kaya gusto ko na rin sanang magpaalam sa'yo. Masyado na akong gagabihin kung magtatagal pa ako. Pwede kang sumabay sa akin, ngayon din ang balik ko sa Maynila. Huwag na, magbabiyahe na lang ako. Tumayo na siya. Noong mukha ng inis ito, why are you being so very arrogant? That attitude of yours has pissed me off before and it's pissing me off again. What's the matter with you? Luluwas ako at pinasasabay kita. Anong masama roon? Masama dahil hindi ko alam kung anong intention mo sa akin. Para kang naglalaro at hindi ko alam kung paano ako sasabay. Hindi ako katulad mo. Hindi ako katulad ni Riza. Ayaw kong humanap ng gulo. You are coming with me. Halika na kung nagmamadali ka. Sakay ng kabayong bumalik sila sa mansyon. Tumatakbo ang isip ni Pamela ang nag-iisip ng paraan kung paano matatakasan si Datu. Pagdating sa mansyon, hinanap niya ang kanyang ina at sinabi niya rito ang nangyari sa kanila ng kanyang tatay. At ang matagal na niyang gustong malaman na kasagutan buhat sa kanyang ina kung totoo ba ang sinabi ni Patricia at ng kanyang tatay. Ang akala niya ay hindi kaniya anak. Hanggang ngayon, iyon ang laman ng isip niya kahit sinabi ko na sa kanya na walang nangyari sa pagkakamali ko sa iba. Anak, hindi ko sinabi sa iyo dahil hindi totoong hinala ng tatay mo. Ayokong matanim sa isip mo na hindi mo siya ama dahil siya talaga ang ama mo. Bakit ayaw niyang maniwala sa inyo? Dahil nagkamali ako at hindi ko sinabi sa kanya. Sinabi ko lang noong malaman kong buntis na ako. Ang akala niya,
Iniwan na akong inaakala niyang ama mo. Pero tinanggap niya ako. Hindi ko alam na hindi pala niya ako ganap na natanggap. Akala ko, naniniwala siya sa akin pero hindi pala. Ayoko na po sanang umuwi sa atin ngayong gabi. Nauunawaan ko. Pero sana, kalimutan mo na ang lahat. Mahirap po para sa akin na gawin iyon. Niyakap siya nito ng mahigpit. Nagpaalam na rin siya sa amo nila. Naroon si Datu nang magpaalam siya sa mga ito at naroon din ang kanyang ina. Sinabi ni Datu sa kanyang ina na pwede niyang pasabayin si Pamela sa pagluwas ng Maynila dahil paalis na rin ito. Ang nanay niya ay mukhang natuwa pa. Sige po, sa inyo na lang siguro siya sasabay. Maraming salamat po. Magmadali ka at bumalik ka agad dito, Pamela, bili ng ina. Hindi niya maintindihan kung maiinis o matutuwa sa lalaki. Kakain muna tayo, sabi ni Datu. Hindi na, busog pa ako, tanggi ni Pamela. Kakain tayo. Hindi na siya sumagot sa lalaki dahil napansin niya na iyamot na ang boses nito. Napakabilis itong magalit. Lahat ng sabihin nito ay hindi pwedeng salungatin. Napakahirap sigurin itong pakisamahan. Pero hindi siya ang klase ng babaeng basta lamang nito pasusunidin. Alam niya na hindi ito makikipaglapit sa kanya kung wala itong motibo sa kanya. Sa isang hotel, ipinarada ni Datu ang kanyang sasakyan. Parang ibig niyang mapahiya, hindi bagay sa lugar ang kanyang bihis. Bakit dito? Tingnan mo naman ang suot ko. Nakakahiyang pumasok dyan, Datu. Hindi na bagay na tawagin pa itong sir, lalo na at nahalikan na siya nito. Ano masama sa suot mo? Tingnan mo nga ang suot ko. Hindi nito pinansin ang sinabi niya, kaya wala na siyang nagawa kundi sumunod sa lalaki. Sa magazine lamang niya nakikita ang ganoong klaseng hotel. Hindi niya sukat akalain na makakapasok siya. Gusto niyang manliit sa ganda ng hotel na yon. Kung pakakawalan siyang mag-isa, baka mawala siya sa laki ng lugar. Nahihiya siya sa pailang-ilang bisita na nakakasalubong niya. Binasa niya ang menu, kaagad niyang inalayo sa kanyang harapan nang makita ang halaga ng bawat pagkain doon. Isang putahe pa lamang, sweldo na niya sa loob ng isang buwan ng halaga. May mga tao ba talagang nagbabayad ng ganoong kamahal sa pagkain? Tubig na lang siguro, ang lakas ng tao nito. Why? Why? Diyos ko, Datu. Bigla niyang isinara ang bibig dahil napalakas ang kanyang boses. Pagkatapos ay nagsalita ng mahinang tinig. Ang mahal ng pagkain dito. Hindi ko yata kayang lunukin ang ganoong kamahal na pagkain. Kaagad napatawa ang lalaki. Meron naman akong pambayad. Huwag kang mag-alala at hindi kanila paghuhugasin ang plato dito. Gusto sana niyang sabihin na huwag na silang kumain at tiisin na lamang ang gutom, pero wala naman siyang karapatan na sabihin iyon sa lalaki. Sa layo ng biyahe nila, kahit siya ay nagugutom na rin. Pero kung ganito naman kamahal ang pagkain, titiisin na lamang niya marahil ang gutom. Sige na, pumili ka na ng gusto mo. Kaagad niyang binuklat ang menu, pipiliin na lamang niya ang pinakamura, pero wala siyang makita lahat at mahal. Baka naman ginto ang lahok ng mga pagkain. Nakakalula sa kanya ang mga iyon. Pero salamat na rin kay Datu at nakarating na siya sa isang hotel. Go on, order. Wala nang urungan nito. Pinili niya ang pagkain na may pinakamaalwang bitkasin. The usual, Philip. Wika ni Datu sa waiter. Hindi na lamang siya umimik kahit hindi niya lubos maisip kung bakit madalas kumain doon si Datu. Nagtatapon ito ng pera. Alam niyang mayaman ang mga ito, pero ano ka ba? Kumain ka na lamang at hindi na ikaw ang magbabayad. Hayaan mo na lamang siya. Tahimik na lang siya habang hinihintay ang kanilang order. Kanina sa biyahe ay nagkakwentuhan sila pero agad siyang nakatulog. Talagang plano niyang matulog sa biyahe. Halos wala rin siyang pahinga sa bakasyon na iyon. Mabuti na lamang at mayroon pa siyang bukas upang magpahinga bago ang pasukan sa isang araw. Nakakahiya nga lamang kay Datu nang magising siya ay nakapasok na sila sa Maynila. Lahat ng tanong nito sa kanya ay nagpapahiwatig ng walang kaalam-alam ito tungkol sa kanya. Isang bagay na ikipinagtataka niya. Naisip niyang marahil hindi ito nagtanong sa kahit sino tungkol sa kanya. Ibig niyang matuwa na nakikita niyang interesadong-interesado ito sa kanya. Masarap ang pagkain sa hotel na iyon. Sa kagaya niya na sanay sa lutong bahay at karinderiya.
nang tapos sa silang kumain ay umorder ito ng cake. Napakasarap din ng cake na inorder nito. Nakaramdam siya ng hiya nang mapansin siya lamang ang may cake at ito ay alak ang iniinom. Gusto mo ba? Tumawa ito. No, I'm full. But I like watching you eat. Nag-init ang kanyang mukha. Hindi na niya kailangang sabihin dito na sarap siya sa mga pagkain at noon din lamang siya nakatikim ng ganoon. Wala naman siyang dapat ikahiya. Alam naman niya na katulong lamang siya at bago ang lahat sa kanya. Kahit minsan ay hindi niya ikakahiya ang katayuan nila sa buhay. Kaya siya nag-aaral, umaasang maiiaho niya sa hirap ang pamilya nila. Hindi kagaya ng buhay ni Datu. Ipinanganak ng may gintong kutsara sa bibig. Malayong-malayo ang agwat ng kanilang buhay. Nang maubos niya ang cake, ay saglit pa silang nagkwentuhan hanggang sasabihin nitong gabing-gabi na. May curfew ako, nakangiting sabi niya. Really? Uso pa ba ang curfew? Sa amin, oo. Pero okay lang naman kung hindi papasukan. Nag-iingat lang ang may-ari kasi uso ang nakawan doon sa lugar namin. Bakit doon mo piniling tumira? Murang upa at malapit sa eskwelahan kaya hindi na ako kailangang mamasahe. Kagad siyang inihatid sa kanyang inuupahang boarding house. Saan ka mismo nakatira dyan? Tanong ni Datu. Sa loob ng boarding house na yan. Itinuro niya ang madilim at makipot na daan papasok sa kwartong kanyang inuupahan. Sabi mo, apat kayo nangungupahan sa apat na kwarto. Oo. May mga gamit ka pa ba dyan sa boarding house mo? Oo. Nandyan ang mga gamit ko. Pack them all. I'll wait for you here. Bakit? Dadalhin kita sa maayos na lugar. Huwag mo nang isipin ang pamasahe mo, ako na ang bahala. Wala siyang naisagot sa sinabi ng lalaki. Hindi na kailangan Datu. At huwag mo na ulit akong aalukin ng ganyan. Bakit? Dahil natatakot ako sa hihingin mong kapalit sa akin. Isang tango ang isinagot sa kanya ng lalaki. Salamat sa libreng sakay at sa libreng pagkain. Bubuksan na lamang nito ang pinto nang biglang pumihit pabalik sa kanya. May nakalimutan ako. Pagkatapos ay hinalikan na naman siya sa labi. Laking tuwa ni Pamela nang makasama siya sa mga estudyante na ipapadala ng school sa ibang bansa bilang exchange student sa Manhattan. Wala siyang gastos at lahat ay libre ng kanilang paaralan. Maging ang governor nila na siyang nagbigay ng scholarship sa kanya ay sobrang proud sa kanyang achievement. Daig pa niya ang modelo dahil sa pictorial nila ni Gov na tatakbo ulit ngayon na darating na eleksyon. Pagdating sa Manhattan, ang unang ginawa niya ay inayos ang bahay na kanyang tutuluyan bago naghanap ng part-time job sa isang tindahan bilang sales lady. Pagkatapos pumasok, diretso kaagad siya sa trabaho. Pagkatapos ng exchange student program niya, ay kaagad siyang umuwi ng Pilipinas. Pero nagawa ulit niyang humingi ng tulong sa gobernador nila na noon ay nanalo ulit at sinabi niya na kung pwedeng tulungan siyang makabalik sa Manhattan para ipagpatuloy ang pag-aaral. Dahil paborito siya, hindi nagdalawang isip na tulungan siya at nakabalik sa Manhattan para ipagpatuloy ang pag-aaral. Nag-apply siya ng scholarship at pinalad naman siyang matanggap. Doon ay lumabas ang tunay na husay niya. Naging editor-in-chief siya ng newsletter ng paaralan. Halos wala na siyang oras para sa kanyang sarili, ngunit heto at masayang-masaya siya sapagkat araw ng pagtatapos niya, she was summa cum laude. Meron na kaagad na lumapit sa kanya para sa isang trabaho. Sa palagay niya, ito na ang simula ng journey ng kanyang buhay dito sa Manhattan. Isang linggo pa lamang matapos ang kanyang graduation, wala dapat siyang aaksayang oras kung hindi ay madedeport siya. Pero madali na para sa kanyang maiayos ang papeles niya dahil maganda ang records niya. Gusto sana niyang umuwi sa Pilipinas. Labis na siyang nangungulila sa lahat ng mahal niya sa buhay. Ngunit nag-aalala siyang baka kapag umuwi siya ay mas mahirapan siyang ayusin ang mga papeles niya. Kaagad niyang pinuntahan ang trabahong inalok sa kanya. At sa palagay niya ay magkakasundo siya ng magiging boss niya sapagkat half Filipino ito. Isang mainit na pagkamay ang tinanggap niya buhat sa kanyang amo. Hindi niya maintindihan ang sayang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Alam niyang iyon na ang simula ng pagtupad niya sa mga pangarap niya. Simula ng araw na iyon ay talagang hinusaya niya ang kanyang pagtatrabaho hanggang marating niya ang pinakamataas na posisyon sa dyaryong kanyang pinagtatrabahuhan.
Isang araw, nakatanggap na lamang siya ng alok sa isang malaking publishing company. Ayaw man niyang iwanan ang kanyang pinagsimulan, alam niyang mas higit na makakatulong sa kanya ang magandang offer ng kabilang kumpanya. May kung anong panghalina sa kanya ang mundo ng mga ikinakasal. Siguro ay isa siyang hopeless romantic. Isang buwan pa lamang siya sa babasahing iyon ay ipinadala na siya sa main office ng publication company. In just a year, she became editor at large of the magazine. Napakaraming taong naiinggit sa kanya. Ang daming kumalaban sa kanya ngunit sa lahat ng iyon ay natuto siya. Sino bang mag-aakala na siya si Pamela na dating isang probinsyana? Sa unang bakasyon niya sa Pilipinas sa loob ng mahabang panahon ay kinalimutan muna niya ang sama ng loob niya sa kanyang ama. Kahit marami na rin siyang naitulong sa mga ito ay mukhang may galit pa rin ito sa kanya. Bahagya lamang siyang pinapansin ito. Ang sweldo niya ay inilalaan niya para sa mga kapatid niya. Ang iba ay iniipon muna niya nang sa ganon ay isang bagsakan niyang maibigay sa kanyang ina. Bagaman buwan-buwan ay may maipapadala rin siyang malaking halaga rito. Gusto niya kapag ipinagawa ang bahay nila ay hindi unti-unti, hindi rin maliit, kundi isang malakihang pagbabago. Iyong magiging landmark iyon sa kanilang lugar. Pinagre-resign na niya sa hasyenda ang mga magulang niya, ngunit matigas ang kanyang ama. Pabalik na siya sa Manhattan nang muling magtagpo ang kanilang landas ni Datu. Nakakatuwa naman si Pamela. Mula sa isang probinsya, ang dalagang ayaw tanggapin na sariling anak at laging sinasaktan ng ama ay nangarap ng isang magandang buhay. Lahat ginawa niya para lamang makapag-aral siyang mabuti. Ay ngayon, isa ng matagumpay sa larangang kanyang pinili. Bagaman nakakalungkot pa rin dahil ang kanyang ama ay wala man lang pagmamahal sa ating bida. Tunay na napabilib ako ng ating bida at hindi hadlang ang hirap ng buhay para maabot natin ang ating mga pangarap. Teka mga kafelisidad, mukha yatang magtatagpo na naman ang binatang si Datu at ang ating bida. Ano kaya ang mangyayari sa muli nilang pagtatagpo? Nandun pa din ba ang atraksyon ni Datu sa dalagang si Pamela? Abangan!